Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na nagkasundo ang ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na tumiwalag sa Communist Party kung ipipilit ni President Xi Jinping na makipagyera sa Estados Unidos. Sinabi na isang hindi pinangalan ng Chinese general na kasama umano sa kanilang plano ay ang ikulong si Xi Jinping at papalitan siya ng isang military official na karapat-dapat umano sa pwesto at may kakayahan na pamunuan ang buong China. Ibinunyag ng opisyal ng isa sa mga rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang ipag-utos ni President Xi Jinping na salakayin ang isla ng Taiwan ay dahil nababahala siya sa magiging tugon umano ng People's Liberation Army. Hindi umano sigurado si President Xi Jinping kung susunod sa kanya ang mga opisyal ng People's Liberation Army at hindi rin siya sigurado sa kung ano ang magiging kahihinatnan kung makikipaglaban ito sa Estados Unidos. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya sa isang interview na ang bagong security policy ngayon ng gobyerno ay nakatuon sa mga international at external na issue. Sinabi ni Malaya na ang bagong security policy ay nagbigay ng partikular na atensyon sa mga issue tulad ng tensyon sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, nuclear proliferation sa Korea at ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Idinagdag niya na noon kasama sa mga bersyon ng national security policy ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Benigno Aquino III ay ang mga internal security issues tulad ng mga terrorist groups at illegal drugs. Samantala, inaasahang gagawa ang mga government agencies ng mga action plan alinsunod sa bagong security policy ng bansa. Halimbawa ay ang mga hakbang na gagawin ng Department of National Defense upang masiguro ang territorial integrity at soberanya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 37 na kung saan nag-aaproba sa National Security Policy 2023-2028 at kasama dito ang pagkakaroon ng bansa ng isang independent foreign policy. Ito ay nag-uutos sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga government-owned and controlled corporations at local government units na gamitin ang National Security Policy 2023-2028 sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga estratehiya at programa na may kaugnayan sa seguridad. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na inakusahan umano ng Chinese government ang Pilipinas na balak nitong salakayin ang kanilang mga artificial islands sa South China Sea at sinabi na matagal na umano itong pinaplano ng Manila. Nagbanta ang komunistang bansa laban sa Pilipinas at sinabi na handa itong gumamit ng puwersa upang mapigilan ang binabalak na pagsalakay ng Philippine military sa mga artificial islands nito sa South China Sea. Hindi naman nagbigay ng detalye ang mga opisyal ng komunistang bansa kung saan galing ang impormasyon na nagsasabi na aatakihin ng Pilipinas ang mga inuukupang teritoryo nito sa South China Sea. Ngunit sinabi naman ng ilang mga eksperto dito sa Pilipinas na gumagawa lang umano ng kwento ang China upang bigyang katwiran ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa West Philippine Sea at alam ng Beijing na walang kakayahan ang AFP na agawin ang kanilang mga artificial islands. Iniulat ito matapos sinabi ng Marcos administration
na aktibo silang maninindigan tungkol sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng bansa. At sa katunayan, maglalaan sila ng mas mataas na defense budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 282 bilyon pesos para sa susunod na taon. Naglabas ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez kasunod ng ginawang pagharang at pagbomba ng Chinese Coast Guard ng water cannon sa isang Philippine resupply ship na patungo sana sa Ayungin Shoal na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Romualdez ng defense allocation sa ilalim ng panukalang 2024 national budget ay mahigit sa 21% na mas mataas kaysa sa 203 bilyon pesos na appropriation ngayong taon, at nangako siya na pangangalagaan ng gobyerno ang territorial integrity ng ating bansa. Sinabi niya na bilang isang bansa, dapat tayong gumawa ng mga aktibong hakbang upang mapahusay ang ating mga defense capabilities at matiyak na mayroon tayong mga kinakailangang resources upang epektibong maprotektahan ang ating mga sovereign rights. Anya ng alokasyon na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng isang malakas at credible na defense posture, at ito ay magdadala ng isang malinaw at malakas na mensahe na hindi nila ikokompromiso ang national interest ng ating bansa. Idinagdag niya na dapat nating tandaan ng isang malakas na depensa ay hindi lamang isang kasangkapan para sa anumang konfrontasyon, ngunit isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan, istabilidad at ang rule of law.